Nagkaroon naman ng pag-asa na wala pang kinalaman sa La Niña nga ang bagyo at maulang panahon na nararanasan ngayon sa bansa. Pag-usapan natin yan kasama si pag-asa weather forecaster Aldzar Aurelio. Magandang tanghali sa iyo, Aldzar. Magandang tanghali din po sa inyo. Binibingin ko sa inyo at ganito po sa lahat ng taga-subaybay. Aldzar, update muna tayo dito nga sa Bagyong Enteng. Ano-ano pang lugar sa bansa ang makakaranas ng masungit na panahon ngayong araw hanggang bukas? Well, masungit na panahon dahil sa bagyo at habagat sa malaking bahagi ng Northern Central Luzon o halos buong Luzon kasama po Metro Manila. Itong si Enteng po ay nasa West Philippine Sea, yung sentro ng bagyo, ay nasa West Philippine Sea na po, nasa layong 100 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Signal No. 2 sa western portion of Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Signal No. 1 sa lalabing bahagi ng Ilocos Norte, lalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, Apayaw, Kalinga, Abra, western portion ng Mountain Province, northern portion ng Benguet at western portion ng Cagayan kasama ang Fuga at Talupiri Islands. At ano naman din yung binabantayan natin, yung update dito sa binabantayang sama ng panahon na posibleng pumasok sa bansa sa susunod na linggo, yung cloud clusters na sabi ay talagang mamumuo sa bilang isang bagyo next week. Opo, mayroon na kami na inamataan isang cloud cluster. Babantayan natin to at posible po na maging LPA to next week o bagyo. So, regular na regular po tayo na magbabantayan itong cloud cluster, hindi lang po si Bagyong Enteng at Southwest Monsoon. So, mataas yung posibilidad na next week may bagyo na naman tayo? Hindi ko po masabing ngayon dahil wala pa tayong supporting data ng mga pagsabi na mataas chance na magkaroon ng bagyo. Kasi po, maaaring magbawi kasi dynamics o kumbaga, every hour nagbabago po yung ating atmosphere. So, sa data natin na kalap ngayon is wala po na pagsabi mataas ang chance na itong cloud cluster na sa labas ng PAR na mataas ang chance na maging bagyo. Wala pa po tayong ganun. At ngayong buwan ng Setyembre, ilang bagyo ba yung inaasahan natin na mamumuo, Aldzar? Usually, ilang bagyo? Ang forecast natin is dalawa o tatlong bagyo po. 2 to 3. Tapos apo, itong naranasan nating pag-ulan ng Karina at itong Enteng, may kinalaman na ba ang La Niña? Ngayon nasa neutral po tayo, so wala pa. Pero sa update natin na posibleng may magkaramdaman natin La Niña September ngayong buwan o October, November. So, next update po natin dito sa La Niña ay sa, well, dagoon mo tayo nagbibigay ng update. So, as of now, yung pa lang po, nasa neutral condition, hindi pa tayo naka-apekto ng La Niña, pero ang forecast is maaaring ngayong buwan or October, ngayong buwan, October or November po. Muli, Aldzar, ano ang maaasahan nating panahon at kailan tayo makakaranas ng improved weather condition? Kung dito sa Metro Manila, maulan pa rin bukas, pero yung pag-ulan na naranasan po natin ngayon, ay mabawas-bawasan para bukas. Bukas is Thursday. Maring sa Friday dito sa Metro Manila, makikita po natin na gaganda ang panahon. Doon sa ibang lugar. Ano po? Wednesday. Tomorrow is Wednesday. Opo, Wednesday. And Thursday po, opo. Sa Thursday, maaari po gumanda ang panahon dito sa Metro Manila. Okay. Kasi ibang lugar, lalo po sa Northern Central Luzon, medyo matatagal lang pa dahil yung bagyo nga po malapit nga po doon sa may western section ng Northern and Central Luzon. Ang inaasang paglabas ni Enteng sa PAR bukas ng umaga, pero yung habagat ang magpatuloy ng mga kapekto. So Northern and Central Luzon is mga so, maaaring po sa Friday o sa weekend ay gumanda na po ang panahon doon. Sa Visayas and Mindanao, nakita namin maganda ng panahon, party cloudy skies na naranasan ngayon, pero yes, isolated tayong pag-ulan. Mataas ang chance ng mga isolated na mga pag-ulan po. Alright, maraming salamat for the update. Pag-asa weather forecaster, Aldzar Aurelio.